آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية. Okay. Paano kung namamatay ang Muslim? Opo. Pagpatay na, hindi na humihinga. Paano ang kalagayan niya? Ang kalagayan? Oo. Sige. Kasi, nung may namatay niya, pinalo tapos ayun. Okay. Salamat, Nay. Bigyan na ito kagad. Magandang tanong niya. Kasi patay na eh. Ang tanong niya po, paano ang kalagayan ng patay? Ay, di patay! Nakapamamaraan daw. Ayun. Akala ko yung kalagayan niya, talaga kalagayan niya, patay! Nay, pakinggan niyo. Nagbibiro lang ako. Sabi ni nanay, may namatay dito na Muslim, binalot lang ng tela. Sa amin po, pag namatay kasi, ang namamatay lang sa atin ang katawan, hinuhugot lang ang kaluluwa. Ang katawan natin, body and soul. Body without soul is a dead body. Tagalog natin, ang katawan na walang kaluluwa ay patay na katawan. Paano naman yung kaluluwa na walang katawan? Ghost. Pag pinagsama ang kaluluwa at saka katawan, body and soul. Okay? So, ang namamatay lang sa atin, ang katawan, hinuhugot ang kaluluwa. Itong katawan, pag namatay ang mga Muslim, bawal ipabalsamo. Sa totoo lang po, mga mahal na tagapakinig, pag makikita ninyo ang tunay na ginagawa sa binabalsamong tao, hindi niya ipapabalsamo ang kamag-anak niya. Nabalitaan niyo ba yung mga unang nabalita na palabas sa TV na pagdalaga ang namamatay? Sabi ng balsamador, mainit-init pa ito. Ha? Papayag kayo, anak ng babae ng bata, binabalot mo ng lambin. Ayaw mong ipakita. Ngayon, papayaan mo sa punerya na huhubaran doon. Pag matagal ang balsam ay babalsam mo, hihiwain ang tiyan, kukunin ang laman loob, kukunin ang dugo. Ang lulo ko, tatay ng nanay ko, dahil chief of police sa amin, nung mamatay, matagal ang balsa mo, nilagari pati ulo, dahil pati utak, inalis. Inalis ang laman loob, pinapalitan niya ng bulak. Punta kayo sa mga pinariya sa Quezon Avenue, sa Quezon City. Madaling araw, pumaparada ang mga owner type jeep sa may pinariya. May mga drum na dala. Binibili nila yung laman loob ng tao, hinahalo sa pagkain ng baboy. Masarap! Maniwala kayo laman loob natin masarap? Hindi! Masarap! Kayo nga kumakain kayo ng laman loob ng baboy, ang pangit ang kinakain ng baboy. Ang kinakain natin, chicken joy, timplado. Masarap ang laman loob natin, kaya gustong gusto ng baboy. Kayo man, makaluluoy. Yan, sige, kain kayo ng baboy. Ganon! Kapalit niyan ay bulak. Yung ibang hindi na inaalis ang laman loob, tuturok kami ito, puputulin dito yung litig natin na malaki. Pwede ito yung sa akin ng mga patbalsaman doon ng Muslim. Tuturokan ang formalin, itatulok sa atin ang formalin. Pipitik-pitikan tayong kumatikas na nandun ang formalin. Doon naman bababa, ang dulo ng daliri natin ng kamay paa, ginigilitan nila para pag tuturok nila ng formalin, malalaman mo kung dumating na doon. Para ma-preserve ka. Lahat ng daliri mo, gigilitan nila. Nakakita na ba kayo nang namatay? Napakapangit ang itsura niya, ang itim-itim. Pag dinalo sa plenaria, yun, may make-upan ka, papasutan ka ng barong, yung barong na suot mo, biak ang sa likod nun. Paganyan lang yan. Kalahati. So ito ba ang gusto nyo na gagawin sa katawan ninyo? Kakatayin kayo? Sa Islam, pag namatay ang lalaki, papaliguan ng kapwa lalaki. Babae, kapwa babae. Pwede ang lalaki babae, pero mag-asawa. Papaliguan, lalagyan ng, alam nyo ba ang dinalagay sa aming panghuling pambanlaw sa katawan niya? Dinurok na alkampor, ihalo sa tubig. Alam niyo ang alkampor? Yung naptalina, nilalagay sa damit para mabango? Kung ang bahay ninyo maraming ipis, lagyan nyo niya ng marami. Takot dyan ang ipis. Takot dyan ang mga insekto.
huling ipapaligo sa katawan ng kung katawan ng Muslim, dinurog na alkampor sa tubig, ipapaligo. Ibabalot lang siya ng puting tila, dadasalan, at ililibing. Madurog man ang kanyang katawan, mabalik sa lupa na hindi siya lalapitan ng mga insekto. At sa amin po, mga mahal na tagapinig, ang katawan namin sa tutulang, ngayon kayo magugulat, ang karamihan na Kristiyano, pag namamatay, hindi kayo nililibing. Kami lang ang nililibing. Utos ang ilibing ang basura, anong gagawin? Di ba maghuhukay? Sa inyo, libing? Ipapasok sa nitso? Libing ba yon? Kaya palitan nyo yung term nyo. Sabi nyo, halikayo, makipaglibing tayo kay ganito. Mali, halikayo, makipagpasok tayo kay ganito. Kasi pag natin doon, pinasok lang naman sa nitso. Libing ba yon o pasok? Pasok. Kaya hindi kayo nakipaglibing, nakipasok. Sa amin, sa lupa talaga. Bakit? Ang katawan natin, nagmula sa lupa, magbabalik ng kusa. Ay sa inyo iba, nagmula sa lupa, ilalagay sa kahoy, ilalagay sa simento, ayun. Kaya hindi kayo nilibing, pinasok. Apartment na sa inyo ngayon, di ba? Kaya pag mahal na araw, ay hindi, yung pistang patay, ang iba na nagpapadasan na kami gabon. Sabi sa baba, ang ingay nyo naman, nagdadasal din kami. Sabi ng may megapon, pasensya ka na, piplor yung patay namin. Di marinig, mataas eh. So ganun po, Nay, yun ang kalagayan ng patay sa amin. Kahit patay na ang katawan, igagalang. Habang hinuhugasan siya pinapaliguan, natatakpan ang kanyang masilang bahay.